Good day po sa lahat ng mga Tondonians. Welcome to the new normal mode of learning, especially sa grade 7 students for school year 2020-2021. So ngayon, tuturo ko sa inyo kung paano i-access ang mga sumusunod. First, yung G Suite account. Pangalawa, the Google Classroom. Pangatlo, Google Meet. At ituturo ko rin po sa inyo ang inyong class schedule. So, simulan natin sa inyong G Suite account. Ang inyong G Suite account ay ibibigay sa inyo ng inyong advisor. Once nakuha nyo na po ang inyong G Suite account sa advisor ninyo, ang una nyo pong gagawin ay magbubukas ng Google Chrome. And then, type or go to google.com. So, yan po ang unang step. Then the second step, magsa-sign in. So makikita yan sa upper right corner. Pag na-click nyo po ang sign in, ito po ang lalabas. So dito, itatype nyo po ang G Suite account na binigay sa inyo ng advisor ninyo. Pag na-type na po, click next. Then, ito pong page ang makikita ninyo. So dito, ilalagay nyo po ang inyong password. At ang password po ninyo ay ang inyong LRN. Ang LRN nyo po ay makikita sa ID nyo noon or ID nyo ng grade 6, ID nyo ng grade 8 kung kayo ay grade 9 ngayon or sa card. So, i-enter nyo lang yan and then click next. So, at ito na po ang makikita nyo pag once na-enter nyo na. So, once na-activate nyo na po ang G Suite account ninyo, pwede na kayong pumasok sa Google Classroom ng inyong mga subject teachers. So, halimbawa, naka-sign in na kayo. After signing in, sa upper right corner, may makikita kayong letter. Sa akin, letter M. Kasi yan po ang first letter ng aking pangalan. So, depende yan sa first letter of your name. So, ibig sabihin yan, naka-sign in na kayo sa inyong G Suite account. Or na-activate nyo na. So, sa tabi nito ay mayroon pong icon. O yung siyam na tuldok. So, ang gagawin nyo, pipindito nyo yung siyam na tuldok na yan. And then, ito pong makikita ninyo. And then, dyan, hahanapin nyo po si Google Classroom. So, then, ikiklik nyo po si Google Classroom. And then, ito pong page ang makikita ninyo. So, dito, ikiklik nyo lang po yung plus sign na yan. And then, pagka-click po ng plus sign, hanapin nyo po yung word na join or click nyo po yung word na join or join class. Then, pagkatapos, ito po ang makikita. Manghihingi siya ng class code. So, i-enter nyo dito yung class code na binigay ng subject teachers ninyo. So, once na-enter nyo na po ang class code provided by your teacher, so ito po ang makikita ninyo. Now, dito naman tayo sa Google Meet. Para magamit si Google Meet, kailangan muna naka-sign in kayo gamit ang inyong G Suite account. Kung ang gamit nyo po ay laptop or computer, doon sa icon sa Google Apps o yung siyam na tuldok, i-click nyo lang po siya. Pagka-click po, makikita nyo yung page na to. At dito, hahanapin nyo po si Google Meet. So, i-click lang po si Google Meet at ito po ang lalabas. So, dito, i-click nyo lang po si Start or Join Meeting. And then, lalabas po ang page na ito. At dito po, ay enter nyo po yung code na binigay ng teacher ninyo or ng subject teacher ninyo. Kadalasan, yung link or yung code ay binibigay ni teacher or sinishare sa inyong group chat. So, dito nyo lang siya i-enter and then makakapasok na kayo sa Google or sa meeting ng inyong subject teacher. Pero kung ang gamit nyo naman po ay cellphone at wala pa kayong Google Meet app, so i-search nyo lang po siya sa Google Play or sa Play Store kung iPhone ang gamit. Then type Google Meet, then install. Pag na-install na po,
i-click nyo lang po si Google Meet. Pag na-click nyo na si Google Meet, ito po yung lalabas. Yan. So, dito, i-click nyo lang po yung join code. Pag na-click nyo yan, itong page ang lalabas. Dito po, i-enter nyo rin yung code na binigay ng teacher ninyo. Pagka-enter po ng code, click join. Yan. Then, pag na-click nyo na po yung join, so ito pong makikita ninyo. Or pwede rin po, click nyo lang po agad yung link na binigay ni teacher kung may Google Apps na kayo. Kaya didiretso na po kayo nun sa meeting nila. Makakapasok na agad. So dito sa screen na to, makikita ninyo na mayroong apat na button sa baba. Una yung kulay red, yung telepono. So once pinindot nyo yan, matatanggal kayo sa meeting. Yung pangalawa naman, yung camera. So once na walang slash yan, ibig sabihin naka-open ang camera ninyo, makikita kayo ng mga kaklase ninyo ni teacher. At ang pangatlo, yung microphone. So kung walang slash ang microphone na yan, ibig sabihin maririnig kayo ng mga kaklase ninyo at ni teacher. So once na pumasok na kayo sa meeting ni teacher, kailangan pindutin nyo yung mic para hindi po kayo marinig at hindi maingay. At once na magsasalita kayo, pindutin nyo uli para mawala yung slash. Ibig sabihin, pwede na kayo marinig ni teacher. Next, yung pangatlong button, yung tatlong ano na yan, tuldok, dyan makikita nyo yung present at iba pang mga icon. Okay. Now, in case na wala kayo sa meeting, na-remove kayo, halimbawa, dahil mahina ang signal. So, anong gagawin? Just open the Google Meet apps and then click rejoin. So, rejoin ang pipindutin. Do not click the present button. Huwag pipindutin yung present button kasi hindi yan ibig sabihin tungkol sa attendance. So it doesn't represent your attendance. So huwag pipindutin si present button. Kasi kayo ang magpe-present niyan, mukha niyong lalabas o kung ano man. So huwag pipindutin. Okay, now so ito naman po ang inyong class schedule, especially sa grade 7 and grade 9. So tingnan pong mabuti. Ngayon, napapansin nyo, yung class schedule ninyo ay nahahati sa dalawang bahagi, ang synchronous at asynchronous mode of learning. Ang synchronous class, during this session, magkakaroon kayo ng aktwal na talakayan kasama ang inyong guro sa bawat asignatura sa loob ng 20 minuto. So 20 minutes lang. Kasama na dito ang lahat ng mag-aaral sa bawat pangkat na kabilang sa isang guro. So, halimbawa sa science, dahil ang science, ang hawak nilang ang section ay 5. So, 5 section kayo magsama-sama rito. So, ito ay sa pamamagitan ng virtual na paraan na nanaisin ng inyong guro. Halimbawa, Google Meet, pwede rin namang Zoom. Kadalasan ginagamit ni teacher ay Google Meet. Ang magaganap na synchronous class ay nakadepende sa guro ng bawat mag-aaral. Ayun, so ito po ang schedule sa synchronous class. So, pag Monday and Wednesday, Lunes at Miyerkules, 7:30 to 8 a.m. study preparations. 8 to 8:20 a.m. Filipino. 20 minutes lang. Then after that, 8:20 to 8:40, preparasyon nyo naman para sa next subject, which is English. 8:40 hanggang 9 a.m. And then, break time. Break time nyo mula 9 hanggang 9:30. At may preparasyon na rin kayo para sa next subject na science. Ang science ay mula 9:30 hanggang 9:50 a.m.
And then 9:50 to 10 a.m. preparation para sa next subject, which is math. So 10:10 hanggang 10:30 a.m. So yun po sa synchronous class tuwing Monday and Wednesday. Then dito naman tayo sa asynchronous. Ano naman po ba ang asynchronous? Ito ay inilalaan na oras upang ang pag-aaralan ng bata ang aralin na ipapaskil ng kanyang guro. Maaari itong sa pamamagitan ng video lesson or PowerPoint presentation, depende sa naisin ng guro. So, ito na yung oras na kung saan kung anumang binigay na activity ni teacher sa synchronous class, dito na kayo gagawa. Dito nyo na gagawin. So, kahit wala na ang Google Meet niyan. So, pwedeng magbigay na lang ng video lesson si teacher kung hindi nyo na-catch ups ng lesson nyo yung nung synchronous. Or link para sa YouTube. Doon nyo panonood. So, sakali na may hindi nauunawaan ng bata sa inihandang arilin ng guro, maaari na humingi ng paglilinaw sa mga nakatakdang oras lamang sa bawat asignatura. So, ito po ang schedule tuwing Monday and Wednesday sa asynchronous class. 10:30 to 11 Filipino, 11 to 11:30 English, 11:30 to 12 Science, 12 to 12:30 p.m. Math. Now, tuwing Tuesday and Thursday naman, tuwing Martes at Huwebes, ang inyong synchronous learning or schedule ay ang mga sumusunod. 7:30 to 8 a.m. study preparations, 8 to 8:20 a.m. araling panlipunan, 8:20 to 8:40 preparation para sa next subject, which is ESP, 8:40 to 9 a.m. So 9 to 9:30 a.m. break time, 9:30 to 9:50 a.m. TVE or TLE sa lalaki, THE sa babae. So magkahiwalay ang babae at lalaki dito. 9:50 to 10:10 a.m. preparation para sa next subject. 10 a.m. to 10:30 a.m. ay MAPE. And then, asynchronous class. So, sa Tuesday and Thursday, 10:30 to 11 a.m. araling panlipunan. 11 to 11:30 ESP. 11:30 to 12 p.m. TLE and THE or TPE. 12 to 12:30 p.m. MAPE. So tuwing Friday naman ay ang inyong homeroom or guidance. So sa advisor nyo ito. So 8 a.m. to 8:20 a.m. synchronous time, pwedeng gumamit si teacher ng Google Meet. And then pag may pinaactivity si teacher, gagawin nyo po ito sa during asynchronous time, 8:20 to 9 a.m. At yung Friday din, ang completion ng lahat ng learning packets and worksheet or module ninyo na pinagawa ng mga subject teachers ninyo. So, ito rin po ang araw na ipapasa nyo lahat ng mga activities na pinagawa sa inyo mula nung Monday hanggang Friday. So, ipapasa nyo pwede sa Google Classroom or pwede rin sa messenger ni teacher. So, depende kay teacher kung saan nyo pwede ipasa ang inyong learning packets. Now, tuwing Saturday naman, ito po yung schedule ninyo. Pwede nyo sundin yan kasi ang Saturday po ay home study or independent learning. Hope may natutunan kayo sa video lesson na ginawa ko. So, good luck po sa lahat at maraming salamat. See you next time!